You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Sobrang linaw talaga ng mata nitong si Direk Daryl Yap. Spotted niya kasi ang isang kakampink na kung saan ay talaga namang eager na manawagan noon na ipanalo ang pagkapangulo ni Lenny Robredo. Sa kanyang naging caption noon, sa gobyernong tapat, angat buhay lahat at syempre ipanalo po natin ito para sa lahat. Ako'y nakikiisa sa pagsuporta kay Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan kasama ang tropa ng senatorial state para sa bayan na matagal na nating pinapangarap. Tara, samahan ninyo na ipanalo ito para sa lahat. Walang iba kundi si Joven Dumagin. Tila bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin matapos nga na ito naman ang maging post nitong si Joven Dumagasin matapos matalo ang kanyang manok sa pagkapangulo. Wala kay Joven Dumagin, sinabi niyang, guys, baka gusto niyo po ng ticket made in Malacanang, 350 po ang bili, bigay ko na lang po ng 300, isa, PM lang po. Sabi nga ng mga netizen, ako Joven, ayaw ni Mama Lenny niyan, bakit sumasideline ka? At dahil nga alam mong patok ang made in Malacanang at pag nagbenta ka ng ticket, talaga namang mabibili yan. Napansin pa nga ng isang netizen na nag-join pa raw sa isang group itong si Joven. Sabi ni Pamela Aliana po, nag-join pa sa group para makabenta. Well, marami na kayang naibenta. Joven, ilang netizen nga ang nagbiro pa na okay daw, bibili sila kay Joven kahit na nga sa ibang sinihan ay 280 pesos, bibili na nila ang 300 kay Joven para naman makatulong ito sa Kakampinks na si Joven. Tala, tignan naman natin ang naging say ng mga netizen sa naispatan na ito ni Direk Daryl Yap na isang kakampinks na nagbebenta ng tiket ng Made in Malacanang. Say ng isang netizen na si Aiseho, tama yan, ibenta mo tapos magpamanicure ka muna. Ito pa ang naging say ng mga netizen. Ayon sa kanila, daig pa nito ang Bombay. Bakit hindi angat buhay nga, diba eh? Sa meme siya aangat eh. Sabi naman ni Alice, si Direk na lang talaga ang nagpapatawa sa akin ngayon. Kanina ka pa, Direk. Sabi naman ni Ariel Balasi, Joven Dumagin, tinawag ka ni Direk Daryl Yap, loads, huwag kang mahiya. Mula naman sa isang netizen pa, sinabi niyang kawawa naman sila. Akala ko ba mayaman sila, bakit mukhang naghihirap na? Sa bagay, di na kasi mabenta-benta nanay nila, patay ang negosyo. Anyway, anong masasabi niyo dito sa talaga namang napakalinaw na mata na itong si Direk Daryl Yap na pati ngayon ang mga kakampings ay bumabaligtad na. Kung saan sila kikita ay dun sila, well, mabenta nga naman talaga ang ticket ng Made in Malacanang, bakit naman hindi, di ba? At sabi pa nga ng mga netizen, shout out pa siya ni Direk Daryl Yap. Kaya naman itong si Joven, napansin ni Direk, be proud, sabi pa nga ng mga netizen. Anyway, anong magsasabi niyo dito dahil kahit paano daw, ang Made in Malacanang ay natutulungan ang mga kakampings na kahit papano ay kumita. Ilagay ang iyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching.